Hello there guys and welcome back to our channel. I'm actually running out of ideas for my vlogmas and I can't really think of anything to add. So for today, samahan niyo na lang ako sa usual routine ko. So I will be filming a TikTok dance. Pakita ko sa inyo kung paano ko siya fini-film, paano ko nag-aaral ng mga steps. And I think that's pretty it. So, ang hirap actually itong mag-film ng TikTok dance sa apartment namin kasi sobrang liit ng space. Makikita nyo mamaya kung gaano kaliit yung space na pinagsasayawan ko. Just keep watching this video. So actually, dito lang ako sumasayaw. Yung space na yan, yan lang yung space ko. Ito usually yung background ko sa mga TikTok dances ko. Yan, yung toilet na yan, nasa mga videos ko yan, usually. So, kita nyo naman, may maliit na computer table dito. And this is our kitchen slash studio. Kasi dyan ko nilalagay yung camera ko. Dyan sa sink na yan, pinapatong ko lang dyan. Para kita ako dito sa part na to. Ayan. So, tsaga-tsaga lang sa space na meron ako. Move muna natin tong mga gamit na to para hindi sagabal sa sayaw natin. Yung sayaw na ifi-film ko is a choreography made by Erica Pineda. She's a very popular TikTok user. She's a dancer. And gustong-gusto ko kasi yung steps na ginawa niya sa remix ng Low and Anaconda. So, yun na lang ifi-film ko ngayon kasi napag-aralan ko na siya eh. Lagay ko kayo dito. Sa part na to. So, ayan. So, dyan lang kayo. Dito lang yung phone ko. Here's my phone. Ayan, wala talaga akong ring light kapag nag-film ako. Wala pa kasi akong sponsor. Pero parating na siya very, very soon. Thanks to Uncle Nopa, ang sponsor ko ng ring light. Dadating na siya fresh from the Philippines. So, habang wala pa akong ring light, syempre, tease-tease muna sa kung anong meron tayo ngayon, diba? So, ito yung dance. Si Erica Pineda 09 on TikTok. Start na natin. Alam ko naman na rin yung mga steps. Usually, sinuzoom ko yung mga video ko para hindi kita yung mga abubot dito sa tabi-tabi kasi nakahagip siya eh. Start na tayo. Nagkamali ako. Let. So, tingnan ko lang kung maganda yung take ko. Usually, yung ginagawa ko, nagtitake ako ng 2 to 3 videos para may mapapagpilian ako. Or minsan nga, mga 5 videos pa or more. Para marami akong choices kapag may mali ako dun sa ibang videos. Ganon. Try pa ulit ako ng isa. So, save ko lang siya. Pero... hindi pa kasi ako masaya dun sa na-take ko, so take ulit tayo ng isa pa. My gosh. Isa pa, guys. Promise, last na to. Okay na yun. So, pakita ko sa inyo guys kung ano yung na-take ko. Ito siya. Oh my gosh. Look at her butt. So, ayan. Pwede naman na siguro yun. So, since alam nyo naman na nagpo-post ako ng mga TikTok dance tutorials, edit ko muna to, tapos saka ko siya ipopost. Actually, available na tong dance na to sa bio ko. May tutorial na dun. Pero sama ko na rin siya sa bio ko kahit available na siya dun para makita nyo na in-upload ko siya. And makita nyo rin kung paano ko siya ginawa behind the scene. Edit ko lang siya and then post ko na rin. So, ayan guys, ready na siya for posting. Usually, inaabot ako ng mga 10 minutes or
15 minutes, ganyan, sa pag-edit ng isang tutorial video. Idadrops ko muna siya ngayon, tapos edit ko tong vlog ko na to, tapos isasabay ko yung pag-release ko nitong video sa TikTok ko, and itong pag-release nitong vlog na to. So, ayun guys, isang mabilisang video lang naman talaga ito ng kung paano ko finifilm yung mga TikTok videos ko. So, I hope nag-enjoy kayo sa pagsama sa akin for this vlog. Please check my TikTok account. It's here, gmbunga07. And check nyo na rin yung video na in-upload ko for this vlog. Thank you so much guys for watching. See you in our next vlog!